sa inyo mga kaibigan. Ito po si Alan Pianista, ang inyong bagong vlogger. Haha! Well, ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano ka matututo mag-aral ng piano. Well, isang kailangan na malaman mo ay kailangan marunong kang umintindi. Siyempre, natural. Kailangan mag-utak. Mag-utak kailangan. Ngayon, kailangan may keyboard ka. So, kung wala kang keyboard, hindi ka matututo kasi kailangan mo mag-practice. So, meron kailangan din na siyempre, libro. So, magbabasa ka eh. No? Yung pag-aaralan mo yung mga basic, na simula sa basic foundation ng nota, sa do, re, mi, ng mga kabataan natin na pinag-aaralan natin noon, di ba? Tulad ng alphabet din. So, ang alphabet naman ay ginagamit naman sa music ay itong letra lang, A to G. No? So, yun. Yan yung mga basic lang na kailangan malaman mo. Makatugtog ka na sa isang piano. Okay? So, ngayon, una sa lahat, kailangan, yun niya, katulad sinabi ko, kailangan may piano ka. Yes! Electric keyboard. Tante yan. Oo. Ngayon, so, siguro mga limang octave pwede na. Okay, ano ba yung octave? Ang isang octave kasi, ay ang laman niyan, ay composed of 7 keys. Ano yung 7 keys? 7 teklado. Yun. Isang set yan. Na, kasi nga meron tayong alphabet sa pag-aaral ng nota, is A to G. So, A, B, C, D, E, F, G. Yes. Tapos, magsisimula ka ngayon sa first note. Yun yung unang letra sa alphabet ng music ay letter C. Bakit? Kasi yun ang do. Ngayon, di ba meron tayong tinatawag na isang set ng note, no? Yung 8 nota naman yun. Yun yung tinatawag na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oo. Ngayon, sa bawat pangalan ng nota na yun, may kanya-kanya silang alphabet na corresponding, naka-assign dun sa mga pangalan na yun. Like, do ay letter C yan. Oo. Yan. So, alphabetical yan. So, magsisimula yan sa C, D, E, F, G, A, B, C. Oo. So, kapag binuo natin yan sa isang nota ay do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Correct ka dyan. Tama. Oo. Ngayon, siyempre, buo na yan. Ano? Isang nota na yan. Ngayon, siyempre, tutugtog ka eh. Kailangan mo ng dalawang kamay. Oo. Ano yung dalawang kamay? Eto, Bards. Eto. Okay. Ngayon, sa dalawang kamay mo, may mga numero yan, Brad. Madam, o Miss, o Iho. Yes, oo. May mga numero yan sa mga kamay natin na ginagamitan natin para maging organized pag tumugtog ka ng piano. Oo. Muna, sa right hand mo, ito yung kanan. Pabalik din sa camera eh. Ito yung kanan. Ito yung kaliwa. Oo. Ngayon, see, itong thumb mo, ayan ang mag-start na number 1. Yes, tama yan. Number eh. Kailangan may numero yan, dinumero yan. Parang walang pinagkaiba yan, mga parts, mga pre, sa pagta-type ng makinilya. Kasi nung araw may mga numbers tayong kung mag-aaral ka ng pagta-type ng makinilya, may mga numbers yan eh. Yung mga kanya-kanyang daliri, kailangan gumalaw. Oo. Ngayon sa piano, ganun din. Pare, pag nag-aaral ka ng piano, kailangan lahat ng daliri gumalaw. Hindi pwedeng tuldok system, Brad. Katulad ng cellphone, hindi pwedeng ganun. Kailangan 5 daliri. Oo. Este, 10 daliri. Oo nga, kanan tsaka kaliwa. Ngayon, mabalik tayo doon sa numero. Ito yung 1. Finger 1, finger 2, finger 3, finger 4, finger 5. Correct. Ganun din sa kaliwa. Thumb. 1, 2, 3, 4, 5. Yung dalawang kamay na yan ay nagsisilbing numero na susundan mo sa pagbabasa ng nota. Kasi sa bawat nota, sa basic kasi, may mga numbers yan eh. No? Hindi pwede kasi mawala yung numbers, pare, mga Brad. Recapits. Kasi, dyan nag-start eh. Dyan nag-start yung basic na para maging organized ang pagtugtog mo sa piano. Yes! Tama! Oo! Kasi kung, kailangan matuto ka magbasa ng nota. Well, ando dun eh. Mag-aaral ka talaga, magbabasa ka talaga ng nota. No, sa pag-aaral kasi, pinagsasabay yan. Yung fingering numbers,
tsaka yung pagbabasa ng nota. Well, syempre, focus mo doon. Kailangan maintindihan mo yung mga stages ng pagbabasa ng nota. Ano yung stages yung sabi ko? Yun yung staff. Ano yung staff? Grand staff. Ano yung grand staff, pare? Yun yung sa pyesa. Yun yung sa pyesa. Yung lima-limang guhit. Diba? Napag-aralan nyo na ba yun sa elementary? Yung treble clef, tsaka bass clef. Yes, mayroon. Yung treble clef. Oh, ano ba yung treble clef? Okay, ang treble clef ay parang ganito. Ay, baliktad. Baliktad. Okay, anyway, kayo na bahala. Basta ganito. Ito ang treble clef. So, ang treble clef, Reba Pitch, ay, yun yan, katulad sinabi ko, ay ginagamit yan sa kanan. Ngayon, may mga limang guhit nga yan, ano? So, sa limang guhit nga yan, halimbawa, itong kamay natin, limang guhit, ito muna. So, may mga kanya-kanya mga letra yan. Dun, sa tinutukoy kong pitong letters na yun. Yun, A, B, C, D, E, F, G. Okay, anong letra ba ang first line? Ang first line ay letter E. Second line ay G. Third line ay B. Ang fourth line ay D. Ang fifth line ay F. Oh, yan. Yan yung mga letra na yan. Okay. So, yung mga letra na yan, siyempre, may kanya-kanyang pangalan yan, no? So, simula sa A, ang pangalan ng A ay La. Ang B ay T. Or, tawagin sa Music Conservatory is C. Okay? It's a pronunciation na SI, no? C, no? Okay, hindi yung alphabet na C. Kasi in the old days, ako, kinalakayan ko ay tawagin yung B ay T, no? So A is La, B is T, C is Do, Re ay D, E is Mi, F is Fa, G Sol. Yun. So buuin muna ngayon yon, yung walong nota na yon ay simula sa C naman, no? So, yun yung tinatawag na middle C. No? So, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Paakyat na yan. Okay, mabalik tayo sa limang guhit. So, E is Mi, G is Sol, B is T or C, D is Do, and F is Fa. Okay, and the rest of it, yung apat, ay yung natitirang mga alphabets. Okay, question. Kung naintindihan yung sinabi ko, ano ba susunod sa letter E? Alphabetical, ha? Tama! F, yun yung space. So, yung space na yan ay Fa. Okay, now, sumunod sa F, second line. Ano ba ang letra? Alphabet lang! Tama! G! Yes! That is Sol. So, susunod ay, ano? Mali ka doon, hindi H. Bakit? Kasi nga, pitong alphabets lang eh. O, after G, babalik ka ngayon kay letter A. Kasi, yun ang susunod na nota eh. So, A is La. Sunod, sabihin ko na, alphabet. Alphabetical eh. B, T, or C. C is Do. D is Re. E is Mi. F is Fa. And the rest of it, hanggang sa matapos na. Hanggang dun sa higher Do. Iwalo na siya. Okay, ngayon, lima yan. Siyempre, may nakikita ka pang labas na nota sa taas, di ba? O, may mga small lines yan dyan, yung tinatawag nating ledger line. Yun yung maliliit. Kasi, kasama yan sa limang guhit. Pero, usually nakalagay sa music score, no? Sa isang body of the isang clef, ay limang guhit lang. So, the rest of it, sa taas at sa ilalim, maliliit lang. Yun yung tinatawag na ledger line. Yes, oo. So, step by step na yan, hagdan by hagdan na yan, no? Doon mo kasi ma-identify kung anong position na yung mga notes na babasahin mo. Sa higher note, tsaka sa lower note. Correct. Okay. Same explanation. Ganun din sa bass clef. Pero, pakatatandaan na, magkaiba sila ng pwesto or ng positions. Hindi ka pareho ng treble clef. Pero, same procedure din yung pagbabasa sa guhit, no? Tsaka sa outside, sa taas, tsaka sa ilalim. No, yung mga ledger line. Okay? Ngayon, ang lower note sa treble clef ay nag-uumpisa sa first line. Or kung tawagin natin yung middle C dito, yung sang ledger line na maliit. No?
Okay. Yung higher note, pag nakarating na ng third line. Yan. Higher note na yan. Pataas na yan. Hanggang palabas na yan. Doon. So, logic lang ha. Ito, tatandaan nyo. Pag nag-aaral lang nota, kailangan malaman nyo kung sino yung lower note at sino yung higher note. Bakit? Kasi pag tumugtog ka, kailangan mo identify yon. Pag tumugtog ka, so, alin ba yung higher note, alin ba yung lower note? Tandaan, si bass clef, siya yung gumagamit o tumutugtog ng mga lower notes. Si treble clef, siya yung gumagamit, tumutugtog ng mga higher notes. No? Okay. Kasi meron tayong, sa isang keyboard kasi, 88 keys yan eh. No? Sa standard, sa isang piano. No? Meron naman 76 keys, meron 61 keys, etc. etc. So, basta tatandaan nyo yung gitna, hanapin nyo yung middle C. Yun. Okay. So, malalaman nyo yan sa susunod ng mga explanation ko. Okay. So, hanggang dito lang. So, kung gusto nyong matuto, mag-aral pa ng churis, kung tawagin, yung aking mga explain sa basic foundation ng notes, marami pa yan. No? So, click lang, subscribe in my channel. Oh, libre to, ha? Kasi mag-aral ng piano, mga Bradley Papits, Madam, Sir, Iho, mahal mag-aral ng piano. Yeah, mahal. So ito, binibigay ko libre. Pero syempre, subscribe. Oh, tama. Oh, pag nag-subscribe kayo, comment below. Huwag naman negative ha. Hindi tayo perfect. Pero hanggat ano yung makakaya ko na ipaliwanag sa inyo at madali kayo matuto sa pagtugtog ng piano, eh, ibibigay ko. So, sa mga disclaimer dyan ha, ganun lang tayo. Okay lang. Pero, mga Bradley Papits, trabaho lang to. Akin, sinishare ko lang ang aking nalalaman na madali nyong maintindihan na paano tumugtog ng piano. Na napakadali. Oo. Sabi kasi ng iba, ang hirap mag-aral ng piano. Ayaw tanggapin ang sarili ko. Ayaw talaga sa akin ng piano. Hindi ganun. Nasa pag-iintindihan, sa pang-uunawa mo lang yan. Kailangan mo lang maintindihan kung paano tumugtog o yung step by step na tawagin. Yes. Oh, paalam guys. Mga miss, mga madam, mga iho. Ako si Alam Pianist, the new blogger on the house. Click subscribe naman. And click the bell button, guys. Thank you. Support my channel. Thank you, guys. Signing out.